Ay grabe, level 39 pala kalaban ko. Teka dong, may backup, patay ka. At ayan, ni No Kuni. Isang malaking MMORPG na balak din gawing play to earn. Ayan, at Marblex yung wallet nila. Katulad din siya ng WeMix wallet. So ayan. So mag-gameplay muna tayo, tsaka na muna yung play to earn na yan. Medyo hindi siya mabigat, hindi demanding sa specs. So ayan. So ayan ang mga server na available, mga Lodi Cake. Mga Zodiac Signs. So eseset na agad natin ang settings natin to the max. So ang gamit po natin ay Poco X3 Grams T. So may mga lumabas ng bahay, akala ko extra lang sila. Nagulat ako nang umupo sila, eh sila na pala yung character na pagpipilian dito. Pipindutin mo lang sila sa gilid para tumayo isa-isa. So at least 5 ang magagamit natin. Pinili ni Mommy yung nasa gitna. Pag nakapili ka ay magpapakitang gilas na yan. Sulit mga Lodi, at may character customization dito. Ang ganda ng graphics nito, tang ina, nang gigigil ako. Para siyang Genshin Impact. Ayun nga lang, may auto attack at auto quest dito mga idol. Tsaka open world dito, madami tayong mga players na makakasama. Kaya nakaka-excite dito, at lalo na may PK dito. Tapos yung pagiging play to earn nito, isa pa yun, makakapagpadagdag ng pressure dito. Kung about naman dito sa game, madali lang naman mga Lodi, kasi lumalabas na yung mga guides tulad nito. Tsaka yung pumupula, e pindutin mo lang. So ito naman, mag-upgrade tayo ng weapon para mas lumakas tayo, para pag play to earn na ready na tayo. Napakasarap, sige isagad na natin. Putang ina mong gago. Naku, kiyutan ako dito mga Lodi. Kasi pag pinindot mo sa ibang mga players, mayroon pang follow na nakalagay. Yung like sign yun, yung follow. Kung wala ka ng pang upgrade ng item, ay tignan lang kung saan makukuha ito. Kung gusto mong lumakas ka agad-agad ng walang kahirap-hirap, ay gastusan mo na kaagad. So ito yung laman nung 999 nila. Do it! Just do it! Mga elemento, ang isa sa pinakamahalagang instrumento upang mas mapalakas pa ang mga damage natin. Kadikit ito ng mga skill natin. At weapons. Sa kasalukuyan ay mayroong 5 elemento dito. And dito din ata sa familiar mga Lods. Counter element lang yan, example ice versus fire. Itong fire na kulay pula. At leaf na kulay green. Yung kulay green earth yan. Wow, ang dami namang tao dito sa kastilyo, nag-ipon-ipon. Aba, ganito yung klase ng pagpapa-level na gusto ko. Yung madami kang kasabay at mukhang hindi naman masyadong nagkakaagawan ng mga monsters. Ayon sa chismis na aking nasagap, ay iisa na lang ang magiging pangalan ng mga character mo, which yung sa akin ay So Ayan. Tapos sa items ay pwede din sila mag-share, accept lang daw sa ibang items at sa weapon, which is totoo nga ayan mga idol. Itong maliit na babae ay baril ang weapon, at nakikita natin pula yung mga weapon ng witch natin. Samantala naman dito sa witch natin ay kulay pula yung baril ng engineer natin, dahil hindi nila ito masusuot. So totoo nga, sa ibang items pwede mag-share pero hindi sa weapon. So bago tayo magwakas sa gameplay only, ay pag-usapan muna natin yung tungkol sa token nila. So ito yung Marblex, ito yung parang katulad ng WeMix wallet. So ayan na yung A3 at itong ni No Kuni. Sa website nila sabi may 2 daw silang token. Tinignan natin sa taas, ayan yung 2, itong Territe at itong Asterite token. So ayan ito na nasa wallet ko na mga Lodi, yung 2 token. So ito yung mobile app nila. Ang Asterite token nila parang mas mahirap ata kunin, kasi may arena na binabanggit, eh mahina ako dyan. So dito na lang tayo sa pagpa-farm. Itong Territe token na lang. Ayan ayan, paano makakuha, ayan dito sa Doll Lies. So nandito lang yan sa missions. At ayan na nga yung Doll Lies, so level 17 mo ito ma-o-open. Yung isa dyan sa mga gifts, ayan may token mga Lodi. Gawin mo lang yung mga nasa gilid. Meron na nga pala ako nyan, ayan may 50 na. Ay shit, nakakuha na ako. So ayan sa Chaos daw mga idol, so dito yan sa challenge, ayan mga level 25 ka makakapasok dito.
So unbox mo lang yung Ancient Ruins. Tapos coming soon pa yung katabi. Ayan, kitang kita ang isa sa mga drops yung token. Tapos hanggang 3rd floor ito mga idol. Basa lang saglit mga lodi. So dito tayo magpa-farm ng mga token mga lodi. So medyo malaki naman ang lugar. Tsaka madaming floors pero pwede mang PK dito. Hala, pwede mag PK dito Eddie, kawawa tayo kasi free to play lang tayo. Hindi naman tayo kawawa mami kasi malaki yung mapa. Isa pa ay tayo ang nagsisimula ng gulo, hindi sila. Ay grabe, level 39 pala kalaban ko. Teka dong, may backup, patay ka. So for more updates about doon sa token nila ay punta lang po kayo sa website nila. Wala pa kasi idea or chismis yung kung paano matatransfer ito sa wallet nila, tapos kung ilan yung kailangan, magkano yung ganito, ganyan, ilan ba yung kailangan, so update na lang po kayo sa website. Medyo maganda ang pagkakagawa dito at papunta na sa Genshin Impact yung graphics nito, pero syempre mas lamang pa din ng ilang paligo ang Genshin dito. At saka open world naman ito. Ang gameplay nito medyo may pagkahawig sa Black Desert Mobile. At saka sa Mir 4. Yung auto attack at quest niya medyo nagustuhan ko kasi tuloy-tuloy siya, at saka kung mag-auto system ka sagadin mo na. Yung pakikipag-usap lang sa NPC dito yung medyo nakakabanas dito, nakakailang pindot-pindot ako at ang daming linya nung conversation sa NPC. So dahil dyan mga idol ay magpapaalam na po ako, gameplay na lang po at madaming salamat po sa panunood. See you again po sa next video po. Yourself into.